guys! Parang ang tagal na nung last na nag-film ako, kagagaling ko lang from Bali, kaya medyo tingnan niyo yung aking skin, medyo mamula-mula pa, feeling ko iitim pa to. Pero keri lang yan. Ang dami kong nakatambak na reviews, kaya go tayo ngayon. Today, let's do first impression review ng dalawang BB cushion. Misha Magic Cushion and yung April Skin Solution from Nature Magic Snow Cushion. Yung Misha is 650 pesos. I got it from Philosophy PH and yung April Skin is 850 pesos. BB Cream Shop PH. Links sa description box. Okay, guys? Okay, I will do this review, this first impression review, para matulungan kayong makahanap kung ano yung suited para sa inyong skin type. Again, kung bago kayo sa aking channel, I have oily skin. Ito yung i-apply ko on the left side of my face. Ang shade ko is number 23. Ayan siya. Ang shade nito is number 23. Number 23. And inside, ayan siya. Oops. Ito yung kanyang sponge. Parehong 23 and they both have SPF 50+. PA++++. And parehong 15 grams. Ang difference lang is mas mahal itong si April Skin. Mas requested to actually. So, let's try the April Skin first. Diba yung itsura nyo? See? And pag nag-squeeze out tayo ng konti, ayan. Dito sa right side, yung April Skin. I just wish hindi siya masyadong maputi sa akin kasi, like I said, umitim ako ngayon, but ang ganda ng coverage niya, wow! And I like the foam kasi hindi siya madulas, alam niyo yun. And it smells good. Amoy, parang may amoy perfume siya. Wow, ang ganda ng coverage siya, kaso parang puti. Okay, meron siyang instant brightening effect. As you can see, ang puti nitong side na to. Let's see kasi mamaya baka mag-set pa siya. Baka mamaya mag-darken pa siya sa face ko. By the way, ang tawag doon is yung nag-oxidize. Kasi diba, sometimes may mga foundation or BB cream tayo na nasusubukan na akala natin maputi. Tapos after ng ilang oras, nag-darken siya. Or akala natin sakto sa skin tone natin, tapos biglang mag-darken. So yun, nag-oxidize siya. But right now, ito siya. Medyo merong malagkit factor sa kanya. Pero hindi ako dati akala ko pag malagkit siya sa umpisa, malagkit na siya buong araw. Pero hindi pala. May mga nasusubukan ako lately na kahit na malagkit siya on application, after a while, alam niyo yun, parang gets nyo, na-even out niya yung aking skin tone, natakpan niya yung mga blemishes, and maganda yung coverage niya. As you can see, may dewiness na nagaganap dito sa cheeks. Okay? So, i-apply ko naman sa kabila is yung Misha Magic Cushion. I think. A little goes a long way. Yung scent niya, amoy sampagita. Amoy sampagita na amoy laway. Parang hindi siya kumakapit sa skin ko. Why? In comparison dito sa April Skin, parang ang hirap dumikit nung Misha sa aking face. And kailangan dalawang beses ko pa siyang dadaanan ng foam, ng sponge, para lang ma-spread out siya. Mas kitang-kita ko yung pagka-pinkish ng Misha. Mas gusto ko yung shade ng April Skin. What do you guys think? Set muna natin siya with powder. I will be using Nichido Final Powder. Dadaanin ko na lang sa matte bronzer yung kaputian niya kasi maputi siya. Nag-set na ako. Pero kung mapapansin nyo, lutang na lutang pa rin yung dewiness nitong Misha. Kasi sa April Skin. Mas gusto ko yung April Skin kasi talaga nag-mattify siya after kung mag-powder. And mas maganda yung coverage na, guys. And siguro kasi mas yellowish yung undertone ng April Skin. Tatapusin ko muna yung aking makeup and babalikan ko kayo. Alright, so tapos na yung aking makeup. Ang napansin kong part na medyo hindi ko feel. Alam niyo yun, parang medyo meron siyang parang dumidikit yung buhok ko, is itong side ng Misha. But the April Skin is matte and it feels comfortable. Wala siyang, alam niyo, walang sticky. Ito, medyo meron. And
mas maganda yung coverage nito. Ewan ko ha. Mas maganda yung coverage nito, ano, kesa dito sa kabilang side. Itong LA Colors na mineral press powder sa dito sa mga areas. Dito sa mga areas na usually kinocontour ko para lang medyo mag bumalik sa kulay or bumalik yung kulay ng aking face kasi medyo maputi siya sa akin ngayon dahil nga umitim ako. But for now, April Skin yung mas bet ko compared dito. Kasi ito may mga malagkit talaga. Ito wala. Smooth. 12:25 PM. Suot ko to buong araw para ma-check natin siya kung gaano ko kahulas mamaya, kung ano yung mas magtatagal sa face ko, kung ano yung mas mabilis mag-oil up, and syempre yung mga thoughts ko sa kanya, yung experience ko sa kanya. Babalik ako mamaya for I think my first blotting update. It's now 6:26 PM and as you can see, mas oily yung part na to, 'di ba? Kesa dito. Tingnan niyo. Magbablot tayo and then i-compare natin kung which one, kung anong side ng face ko yung mas maraming oil, okay? Dito muna tayo sa side ng April Skin. Ayan, nabasa ng laway. Dito sa side ng April Skin, ito yung blotting paper na ginamit ko. As you can see, nag-transfer siya. So, may transfer dito sa April Skin, okay? Tapos ito naman, yung isang blotting paper na ginamit ko. Meron din siyang transfer, pero mas maraming transfer yung sa April Skin. Definitely, mas maraming oil dito sa Misha. Halos mag-transfer na siya sa fingers ko. Yung itsura naman niya, tingnan niyo itsura. Diba? Dito kitang-kita yung blemishes ko. Meron pa nga natira dito sa kilay ko na may oily part. Kitang-kita yung blemishes ko dito. Dito maganda yung finish talaga. So, para sa akin, sa ngayon, first update, okay yung April Skin so far ha. Okay guys, last and final update. It's now 11:33 PM and equally oily na sila. Pareho na silang oily. Pero alam nyo, mas tolerable itong part na to talaga. Hindi maganda yung ano na skin ko ngayon kasi nga, diba, galing ako sa, yun ang effect sa akin. Actually, nag-dry pa yung skin ko. Yun ang effect sa akin kapag nagta-travel ako. Nagkakaroon ng bumps. Ayan. So, ayan guys. Maliban sa condition ng aking skin, mag-focus tayo dun sa BB cushion. Dito sa side ng Misha, although pareho na silang oily, hindi ko, gusto kasi yung coverage ng Misha eh. Hindi siya ganun kaganda. Unlike yung April Skin, kahit naman na nag-oily na siya, ganito na itsura niya. Kasi naman, magto 12 hours ko na siyang suot and once lang ako nag-blot, mas maganda pa rin yung finish nitong side na to. As you can see, diba, ito kita na yung mga redness ko. And, no, excuse. Excuse sa aking, swatches. So, yan. So, para sa akin, mas bet ko tong April Skin. Although, mas mahal siya. Pero, mas maganda yung coverage. And I think mas okay siya for oily skin. Yung feeling niya, this one is lightweight. Although, mukha na siyang, oily na. Pero mas nagtagal siya compared dito. Mas maganda yung longevity dito, mas maganda yung coverage, and yellow undertone. Kasi yellowish siya eh. Unlike this one, may pagka-pinkish pa. Sa laban nitong dalawang BB cushion na to, mas okay si April Skin. So, kung nasubukan niyo na siya, guys, please do share your thoughts. Comment kayo sa baba para ma-share niyo rin sa iba kung anong product yung mas okay sa inyo or if ever yung Misha lang yung na-try niyo or yung April Skin, kung anong experience niyo sa kanya. So, yun lang, guys. If you have requests, product review, comment lang kayo sa baba. Thank you so much for watching. Sana nakatulong tong video na to. And see you again on my next one. Pawis. Dahil siguradong-sigurado ako na pagpapawisan ako. Okay, babalik ako later, guys. In fairness, guys, yung face ko, kahit na malagkit siya kanina,